Hi guys! Welcome dito sa Santaro. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective, your energy at this time. Anxiety? Nagkakaroon ka ng anxiety ngayon? Or may anxiety ka? Nag-overthink? Main energy mo. You want to know something. May magusto kang malaman. Pero ito, parang nag-overthink eh. You're interested to know something. May key ka actually para malaman yan. Para mabuksan yung katotohanan. Yung gano'n. You're capable to know that hidden thing na gusto mong malaman. Pero, yan ko, pinag-isipan mo ng malalim or hindi lang malalim eh. Hindi ka tumitigil kakaisip. Possible nagkakaroon ka ng sleepless nights. Kakaisip tungkol sa ano ba yung person may iniisip mo? Hindi. Problema mo sa buhay? Hindi. Maybe hindi mo siya person. Friend mo? Friend mo? Hindi. Kakilala mo na tao. Hindi mo na person eh. Merong soul connection sa inyong person na yan. Na hiwalay kayo. Hindi kayo vibes ngayon. Hindi kayo okay ngayon. Hindi kayo close ngayon ng person na yan. Ibig sabihin, you're in separation right now. Nakarelasyon mo ba yan? Oh, nakarelasyon mo siya. Yan yung pinag-isipan mo ng malalim. May mga gusto kang malaman sa kanya pati. In a more deeper level. More and more information sa kanya, parang ganun ka. You're eager to know. Bakit anong tingin mo sa person mo na yan? Sa past person mo na yan? Mysterious siya? Yeah? Ano energy ng person mo? The Fool. Upright ba to? Ay. In reverse ba tong The Fool na to? Parang palang pa eh. Upright to guys. Fearless. Risk taker. May sinisimula na path to. Willing mag makipagsapalaran. Hindi siya natatakot. So, kung ano man yung path na sisimulan niya, kung ano man itong sisimulan niya, there is a start, panibagong buhay, panibagong path na tatahakin niya. Pero, yan, para bang walang pake. Kung merong panganib, kung merong challenges, yung ganyan. Masyadong courageous and brave. Yung gano'n. Or may pagka-immature pa. Hindi to balance yung person mo yun. Hindi siya kalmado. Hindi relaxed. Hindi healed. More information sa'yo.
you're driven here to have a stability, a stable new beginning. Saan? Sa relationship mo ba? Pursigido ka, driven ka? No. Saan? Sa love life mo? Sa love life mo, gusto mong magkaroon ng a stable new beginning? Sa love life mo? No. Na maging stable ka financially or ma-attract mo yung opportunities. Hindi lang basta ganun, kundi yung maging powerful ka, yung may authority. O yung makapag-asawa na, gusto mo nang makapag-settle down. No. Di daw eh. To be at the top position, you're driven to be at the top position. To gain authority. To gain authority. Yun. Authority on what? Sa buhay ng person mo na yun? Past person mo? Yeah. Na magtagumpay ka. Na magkaroon ng may authority ka. Na kaya nga, interesado kong malaman kung para kayo sa isa't isa. Ayan ba yan? Oo. Kung may pag-asa ba na magkatuluyan kayong dalawa, na mapangasawa mo yan, maybe in the near future, in the future, ganyan. Actually, ito lang. To gain authority, di ba? Yeah. Magtatagumpay ba yung connection nyo? Kahit connection na lang, no? Na makapagsimula ba kayo ng a stable new beginning? Hindi lang a stable new beginning. Yung makapag-settle down kayo, yung makapag-purchase kayo ng house, and dati magsama na kayo ganyan. To gain control also, to gain control, yeah, sa maraming bagay, situation, to gain control na ano, kung may option tong person mo na ikaw ang pipiliin niya, sa options niya, no, na kung ikaw ba yung the one para sa person mo na yan, pwede, na kung siya yung the one for you, na kahit anong mangyari, yes, na kung siya ba yung the one for you, na kahit anong mangyari, eh kayo pa rin ang pagsamahin na tadhana, pwedeng ganun. Na yung connection niyo ang magtagumpay, kahit pa may mga options yan kung para kayo sa isa't isa ka naman, diba? So, ganun. Na sigurado ka na para talaga siya sa'yo. Na para ka sa kanya. Ganun na. Siya yung the one. Para hindi ka magsayang ng panahon, effort, ganun. Yeah. Kasi magsasucceed naman eh. So, yan. Kung nga naman, kung magsasucceed naman, kung para talaga kayo sa isa't isa, hindi ka manghinayang sa huli kasi kayo pa rin ang magkakatuluyan. Yung ganun, di ba? So, ganun ka. Wise ka lang. So, siya ba ang the one for you? Yung person na yan? One more card. Medyo pa lang siya. Siya ba ang para sa'yo? Siya ba ang hinahanap mong person? Magtatagumpay kayo yung connection yung dalawa? Oo. O daw, magtatagumpay daw yan. Bakit hindi mo i-try? No. Try until you succeed. Why not? Hindi porket dati na ay walang pag-asa. Hindi porket hindi nag-work dati, wala na pag-asa. Diba? Malay mo. Para naman talaga kayo sa isa't isa. Ayaw mo lang mag-fail. Ayaw mo mag-disappoint. Kanya. Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Energy ng person mo.
Ten of Wands in reverse. May nilive na baggage to. Or maybe sama ng loob. Responsibilities. Or ano itong nilive niya? Problema. 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 Sa ex niya. Ikaw ba itong ex niya na nagkaroon siya ng problema? Na nilive niya? Ikaw yan? Oh, it's your ex pala eh. As in, naging kayo ng person na yan. 50-50. 50-50, parang kasi nakarang yung barahan yun. Ex mo daw eh. Ano ang feelings ng person na yun sa'yo? Ngayon? Ano ang feelings ng person na yun sa'yo ngayon? What? Willing siya na mag-commit sa'yo? Seryoso? Na makasama ka sa journey ng buhay niya? Na makarelasyon? To be in a serious relationship with you? Seryoso ha? And patient? Or patience sa pag-aantay sa'yo kung kailan ka kanya makasama sa buhay, ganon. Hindi naman. Patience siya na kung kailan kayo pagsamahin ng tadhana, ganon. Hindi. Patience siya kung kailan kayo nagkaroon ng union. Hindi. Hindi daw. Pero mahabang pasensya nito when it comes sa'yo. Sa ugali mo. Mahabang yung pasensya niya. Sa ugali mo. Yeah. Na bagay kayo ng person na to. Kung medyo may tupak-tupak ka. Or kung siya may tupak-tupak. Parang balance ba? Magkaintindihan kayong dalawa. You can create a balanced relationship. Yung ganon. Na magkakasundo kayong dalawa. Yung ganon. So, possible na makapag-build kayo ng strong bond. O, unwari yung isa may temper. May isa naman ay maunawain, understanding. Parang ganon. Sino ba may temper sa inyo, ikaw? Hindi. Yung person mo ba may temper? Asya? Yung past person mo may temper. Oh... Ano ang feelings mo sa kanya ngayon, sa person mo na yan? Ay, na-obsessed ka? Na-obsessed ka sa kanya? Oo. At the same time, nasasaktan. Hurt, no? Isip ka ng isip sa kanya. Nga, kanina pa yan. Isip ka ng isip sa kanya eh. Aroy. Ano iniisip ng person na yan sa'yo ngayon? Ay, ang bumuo ng family with you. And to leave those baggages, yung sama ng loob niyo sa'yo. Lalo kung nagkaroon ng argument sa inyo, kung nagbitaw kayo ng salita na masasakit sa isa't isa, nilive niya na yun. Willing siyang maging happy with you, na mag-anak kayo, na maging isang masayang pamilya, mamuhay kayo ng peaceful, at payapa, no? Peaceful, and blissful, and happy lang, ganun. It's simpleng buhay. Parang ganun. Basta masaya kayo. Buo. Ganyan. Magkakasama. Ganyan. Ikaw naman, ano ang iniisip mo sa person mo na yan na yan? Upright ba itong justice card? Parang pa-upright pa rin.
Hindi, in reverse siya, guys. What's the justice card here in reverse? Parang naisip mo na parang hindi magkaroon ng balance sa inyo dahil sa option or choices. Bakit yung person mo na yan, may choices yan, may option yan, meron, pero why not kung maring meant kayo para sa isa't isa? Nakalaan ba kayo para sa isa't isa? Nakatadhana ba kayo ng person na yan sa isa't isa? Oh yes. So, kahit may option pa yan, kung nakatadhana kayo sa isa't isa at siya talaga yung kinaobsesan mo, yung gustong-gusto mo, why not? Para nga kayo sa isa't isa. Nakatadhana pala kayo nito eh. Madami bang options yung person mo na yan? Hindi. Baka dalawa lang kayo o tatlo, gano'n. Anong balak ng person mo na yan sa'yo ngayon? The Star, I think it's upright. Follow mo naman eh. Ang magkabati kayo? Ang magkaroon ng pag-asa? Ang maging positive yung mga mangyayari sa inyo, ang magkabati kayo, ang mawala na yung conflict between the two of you, maybe to have a future with you, gano'n, no? To live a positive life, a hopeful life with you, gano'n, to live an inspired life with you. May soul connection kayo. Meron ba kayong past life niyan? Meron kaya? See. Ah, wala. Wala yung past life niyan. Pero, itinadhana. No? Ano ang tingin mo, may past life kayong dalawa? 50-50? Hindi ka ganun ka-sure. Ano ang iniisip mo sa person na yan ngayon? Ang mag-take ng action. At mag-grow yung inyong connection. Yung sisimulan ninyo. Through communication mo na yan. Mag-umpisa sa communication yan, di ba? So, yan. Hanggang sa magkapalagayan kayo ng loob. Magkasundo na ulit kayo. Ganyan. Magkabati na kayo ulit kayo. Ulit kayo. Ganun. May nag-guide ba sa inyo na angels? Na sa ganun ay magkatuluyan kayong dalawa? May nag-guide ba? Meron. Permanente yun. May nag-guide sa inyo na angels. Ano bang angels yung nag-guide sa inyo? Archangels? O archangels na nag-guide sa inyo? Bongga. Sino bang nag-guide sa inyo? Si Archangel Gabriel? Hindi. Si Archangel Michael ba nag-guide sa inyo? Dalawa ng person na yan? Hindi. Sa Archangel, sino ba mga Archangel yan? Chamuel. Si Chamuel? Chamuel ba yan? Hindi. Sa Archangel, may nag-guide sa inyo na Archangel. Or yung mga Archangels ang nag-guide sa inyo, yung mga Archangels mismo. Ah, yung mga archangels. Hindi lang isang archangels.
yung mga archangels. Ayun. Para pagsamahin kayong dalawa. May purpose kayo niyan. Kung bakit kayo ginaguide archangels, pinag-guide sa inyo. Let's see. Ano energy mo dito? Ah, may faith ka. You have a faith. Yung person mo, ano energy niya dito? Ah, parang hunter, no? Parang pag may tinarget siya, nabubulsay niya. Ganun. Passionate, fiery. May temper nga. Aggressive nga to. So, ito na lamang guys for collective reading. So, mabagawa pa dito sa aking channel, please subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button ng sa ganaman notification sa mga susunod na videos na upload ko. At kailike naman po at pag-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga resonate sa reading nito.